Ngayon nga kapatid ay inilabas na nga ang final bracketing nga sa paparating na IESF sa Indonesia na kung saan isa nga ito sa inaabangan talaga ng MLBB community, lalong lalo na nga naglalakas ang koponan daw di umano ang makakaharap dito ng Blacklist International. At sa paglabas nga ng bracket para nga sa playoffs kapatid ay marami nga ang nagulat dahil di umano wala na ngang play-ins na lalaruin pa itong Blacklist na kung titingnan kapatid ay sobrang pabor na pabor nga para sa atin dahil hindi na nga dadaan pa ng play-ins itong Blacklist International para nga mapasama sa playoffs. Mukhang maraming ang pagbabago ngayon sa IESF na kung saan nagulat nga ang lahat kasama na ang Pinas sa playoffs. At dito nga kapatid ay may 8 koponan na maglalaban-laban na kaagad dito nga sa playoffs. At lahat nga ng mga ito ay nasa upper bracket na at kung sino ang matatalo kapatid ay siyang mapupunta sa lower bracket. O ito nga yung tinatawag nating double elimination. At sa unang pagkakataon nga kapatid, makakalaban kaagad natin ito ngang Indonesia sa first round ng playoffs. At dito nga ay aasahan natin ang ipapakita nga nitong Indo, lalo na't gigil na gigil nga ang mga ito na makuha ang kampyonato na alam naman natin na matagal-tagal na ring Pinas nga ang nangingibabaw. Kaya naman kapatid, nung nakaraan nga ay mukhang ibinago rin nitong Indo ang kanilang ang pipiliin para sa IESF. Nung nakaraan kasi ay naging usap-usapan na kung sino ang magkakampyon sa President Cup ay siya na nga ang magre-representa para sa Indonesia na kung saan ang BTR nga ang nagkampyon dito. Ngunit mukhang selection na naman ang pipiliin nitong Indo na kung titingnan kapatid ay sobrang madidihado nga ang mga ito. Hindi pa nadala ang mga ito dahil ganito nga ang ginawa nila nung nakaraan sa SEA Games na kung saan selection nga ang kanilang ipinakita. Ngunit hindi nga sila umabra dito nga sa Blacklist International kahit nga may 2 player nga na mga rookies ay tinalo nga ang RRQ kasama nga rito ang ilam sa mga membro ng Onyx Esports. At kitang kita naman kapatid na kahit team base o selection base nga ang gawin ng Indo ay hindi nga ito umuubra sa atin. At ngayon nga muli kapatid ay selection ulit ang gagawin ng Indo para sa IESF. Nakakahiya nga ito sa kanila kapatid kung matatalo sila sa home court nila dahil may home court advantage nga ang mga ito. At alam naman natin kung gaano nga magsuporta itong Indonesian fans dito nga sa MLBB na mga koponan na sasali nga para rito sa IESF. At sa malamang dyan kapatid ay kumuha na talaga ng malalakas itong Indo para sa IESF lalo na selection nga ang gagawin nila. Dihado sila sa chemistry kung ikukumpara mo nga dito sa Blacklist International na solid talaga ang ipapakita nito sa IESF lalo na nabanggit nga ni Wise na ito ang pinakahabol nga nila at ang M4. At sana lang talaga kapatid ay makuha nga ito ng Blacklist International kahit nga hindi natin home court yung paggaganapan ng IESF. At malamang sa malamang dyan kapatid ay hindi pa ipapakita nitong Blacklist International ang totoong strat nila na ipapakita nga para sa M4 na kung saan sa nakikita ko kapatid parang tamang tournament lang ang ipapakita nitong Blacklist dahil alam nyo bang pwedeng maging trap itong IESF lalo na't kung makikita nga ang laruan nitong Blacklist International ay talagang mapaghahandaan nga sila ng mga koponan sa ibang bansa lalong lalo na nga ang Indo na gustong gusto ngang tumalo sa Pinas. At yan nga ang mga mangyayari dito nga sa IESF. Ang 8 country nga ay maglalaban-laban kapatid. Ang 4 ay galing sa mga respective regions. At ito nga ang Malaysia, Slovenia, Argentina, Namibia. At dito nga kapatid, sila nga ang mga nagkampyon sa mga region nila. At ang 3 invited na regions naman kapatid ay itong ang Philippines, Cambodia at Vietnam na kung saan nung nakaraan sa mga laban nga ng Blacklist International kontra sa Myanmar ay parang wala na lang yun kapatid dahil invited
United team pala ang Philippines na kung titingnan kapatid, sobrang napakagulo nga nang nangyari patungkol nga dito sa IESF, pero at least pabor nga sa atin ang pagbabagong iyon dahil pasok na nga tayo sa playoffs kaagad. Ang lahat nga ng laban kapatid sa playoffs ay best of 3, at kung aabot nga ang ating kuponan dito nga sa grand finals, ito nga ay gaganapin ng best of 5. At dito nga kapatid ay asahan natin ang ipapakita nitong Blacklist International, na alam naman natin na handang-handa na talaga para nga dito sa IESF. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ipinaliwanag nga nitong si Baloyski kung paano nila tinalo itong Blacklist International nung nakaraan sa MPL Invitational. At dito nga ay pinaliwanag ni Baloyski na kung saan nagbigay nga ito ng dalawang strategy kung paano nila tinalo itong Blacklist International. At ang strat nga na ito kapatid ay ang magbibigay sa mga Indo ng idea kung paano tatalunin itong Blacklist. Ang una nga kapatid ay di umano, pinapakita nga nila na binaban nga nila ang Akai. Ngunit nang nakatapat na nga nila itong Blacklist International ay biglaan na lamang nila ito inopen para nga ipick nga ito ni Wise. At hindi nga nagkamali itong si Baloyski dahil pinick nga ni Wise itong Akai, na kung saan binanggit nga ni Baloyski na inoopen talaga yan sa screams ng Geek Fam Indo, at alam nila kung paano tatapatan itong Akai. Kaya naman dito nga kapatid ay sobrang nahirapan talaga nitong si Wise na kumuha nga ng mga objectives, dahil na rin sa ganda nga nang ipinapakita ng mga miyembro ng Geek Fam Indo, lalong lalo na nga ang mga Pinoy na kasama rito na si Baloyski at Jana Cutie o Hades ang pangalan noon. At ang pangalawang strat naman kapatid ay sinabi nga nito na kapag may opportunity nga na makakill ang Geek Fam Indo ay agad-agad nga nila itong ginagrab, na kung saan hindi na nga nila hinahayaan pa na makapag-set up pa itong Blacklist International, dahil alam naman natin na ang Blacklist nga kapatid ay set up place talaga ang ginagawa niyan. Hindi yan basta-basta susugod sa mga kalaban, na kung saan magsiset up muna si Oh My Venus bago nga umatake itong mga miyembro ng Blacklist. Kaya naman sinira nga nila Baloyski ang strat na iyon, na kung saan kapag may nakita nga silang possible ikil ay agad-agad nga nila itong kinikil. Kaya naman dito nga kapatid ay sobrang nahirapan talaga itong Blacklist International na tapatan nga ang estratehiya na sinabi nga ni Baloyski, dahil alam naman natin na ilang beses na ring nakakalaban ni Baloyski itong ang Blacklist. Kaya alam nga nito ang pasikot-sikot dito sa Blacklist. Kaya naman tinalo nga nila ang Blacklist International sa score na 2-0, at isang malaking upset nga ang ipinakita talaga rito ng Geek Fam Indo. Strategies, I made them think that we don't want to go up against Akai. I always ban it against Orange and Araki. Then, but we are ready in screen, we always open it. So, like, I think that's the one strategy. And then my second strategy is to destroy their pace of the game, because they like setup, right? Yeah, they like setup. Yes. So what I tell them is just go and go, try to kill anyone. At bukod pa nga dyan kapatid, pinuri rin ni Baloyski itong ang si Wise, dahil marami nga ang nagdi-discredit sa ipinapakita nga nitong si Wise, kahit nga marami na itong kampyonato. Ang B-Wise nga ay isa sa tampulan ng mga tukso, na kung saan kahit nga marami na silang napapatunayan sa MLBB ay marami pa rin mga toxic na fans ang nagdududa nga sa kakayanan ng mga ito, na kung saan sinabi nga ni Baloyski na malakas talaga itong si Wise. At sinabi nga nito na may shot call din si Wise kagaya nga ni Oh My Venus, na kung saan kapatid ang kombinasyon nga o ang chemistry ng B-Wise ay talagang solid na solid at napakalakas talaga. And for Wise, I don't understand why people don't appreciate Wise till now, even though they become champion for so long. People always say like you become good because of Venus, right? Yeah, that's the thing, like
you just don't know, guys, because you're not you don't experience to be teammates with Vice. Yeah. I've experienced. I did experience with Vice. Like I understand Binos get credit for his shot call, but they do not know that Vice can also shot call. Oh, okay. Like maybe it's like 80% Binos, 20% Vice. You know, like he still have part. Uh-huh. You know, like Binos and Vice complement to each other. Like if you remove Binos, he can still be good, mm-hmm. but they are better together, you know? They just like they're both really good. Yeah, their chemistry is so good, like because they are both smart. So at yan nga ang mga marespetong sinabi nga nitong si Baloyski dito nga sa Blacklist International, lalong-lalo na nga kay Wise. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.